Ayan, hello mga kamundoko. Bali, ang gagawin nating video ngayon is magre-review tayo at saka magki-cleaning tayo ng aking vacuum cleaner. Bali, ang history nitong vacuum cleaner natin guys is nabili ko siya 2 years ago or mahigit. Nawala kasi yung resibo kaya di ko maano sa inyo kung kailan talaga siya. Pero more than 2 years na po siya. So, ang heavy duty na siya. At the same time, ano pa siya guys, mura. So, ang price niya is nandito. Nasa 4,000 siya. Pero nung nabili namin, naka red tag to, so naka sale. Ang price niya dati is ayan, 4,100. Pero ang binayaran namin ito guys, nasa 2,099. Parang nasa 3,000 na siya almost. Kasi naka sale siya, so bawas ng 1,000. So, ang gandahan ng nagustuhan ko sa kanya guys, sobrang bakal na siya. Stainless to guys, sobrang ano. Pwede na rin siya sa wet and dry. So, hindi ka mangangamba kung makahigop ka ng tubig sa pagbabacuum mo. Kaya naman kami napabili ng vacuum cleaner kasi dahil dito sa dalawa naming pusa na mabalahibo, so kailangan po talaga siya ano, bilhin. Bilhan ng ano ng vacuum cleaner. But, bali ito yung mga kasama niya, guys. Ito mga parts na to. So, ayan. So, hindi ko lang napakita sa inyo, ito yung mga extension niya. Yung round brush, yung nozzle, yung mga ganyan. Loro, ano, nandun lang kasi nakatago. So, isa pa sa gusto ko sa pictures niya, guys. Ayan. Unang-una, may gulong siya. So, madali siyang mahila-hila. Yeah, madali siyang mahila. Tapos, yung paglalagay natin ng ano sa kanya, pag i-store na natin siya, nakaganyan lang yan, guys, pag i-store ko na. Ganyan lang, nakapulupot yan dyan para hindi siya magkahiwa-hiwalay. Tapos at the same time, may lagayan po talaga siya dito sa baba. Itong ano na to, tubo na to. So, madali siyang itago. Ipupulupot lang natin yung wire dyan sa kanyang katawan. Sa ganyan, pinapaikot ko lang yan para hindi gaano mapilipit yung wire natin. Ganyan ko. So, ayan. So, sa halaga niya na 3,000 guys, tapos lumagpas siya na ng ano ng 2 years, sobrang tipid na po talaga, sobrang tipid na. Tapos ito ngayon na magbabaklas na tayo, matitingnan na natin kung paano yung ano yun natin, paglilinis sa kanya. So paglilinis sa kanya guys, ito lang yung dalawang ano to, tenga na to, yung parang tenga niya, iaangat lang natin. Ganyan lang, tas pati sa kabila. So 2 years guys mahigit, wala pa akong problema na na-encounter sa kanya. Madalas ano lang, hihina yung vacuum power niya pag puno na yung ano natin, yung pinaka-filter natin. So pagkatapos na tanggal itong dalawa, angat lang natin, ayan ah. Yeah. Sobrang linis pa niya guys, oh. Yeah, kasi yung hindi itong pinaka-filter, guys. Ito yung pinaka-filter niya nasa loob. Ayan, tingnan mo yung loob, guys. Napaka-bago pa. Parang akala mo ka ano lang, kailan lang nabili. Kasi pure stainless po siya. Wala po siya talagang ano, kalawang konti. So ito yung ano niya, guys. Ito yung pinakalagayan ng mga nahigop nating alikabok. Pagtanggal sa kanya, itong dalawa nandito. Wait lang, di makita. Baba natin. Ayan. Itong dalawa nandito, aangat mo lang siyang pag ganun para matanggal siya. Ayan. Malambot lang siya guys na. May guma kasi yan dyan guys. Ito. May guma kasi to sa gilid. Parang seal niya. Para hindi siya basta-basta maglilik pag mag-vacuum tayo. So medyo kumakapit siya dito sa part na to. Pero malambot lang din siya hilain. So ito. Ito yung mga nakuha niya. Pero bago natin buksan yan guys, kailangan natin mag kabit ng mask. So yun, napakalikabok nito. So ito yung lagayan niya ng mga nakuha natin. Ito yung pinaka bubuksan mo lang. Nandito lahat yung alikabok. So baba natin yung camera.
Ayan. Ayan yung nahigop ng ilang buwan na paglilinis, guys. Yan yung mga alikabok. So, ito. Ayan, bracelet na luma ko nung kabataan ko pa. Nahigop ko. So, ganyan kalaki yung nahigop niya, guys, pero hindi siya nagchuchok. So, may barya pa rito. Minsan, pag nag-vacuum tayo, kailangan natin tingnan kung ano yung mga laman, kasi dito natin minsan nakikita yung mga hinahanap natin. Halimbawa, sing-sing, ayan, minsan nahihigop dito. Kagaya nito, guys, ito yung basag na parts ng saksaka natin. So, nahanap ko siya dito sa vacuum. So, pwede ko siya ibalik dun sa dun sa saksaka natin na nabasag. Mamaitiban lang natin. So, ayan. Nasa paglilinis nito, guys, babaliktarin lang natin para makuha talaga lahat natin ng alikabok. Babaliktarin natin. Pero bago natin baliktarin, guys, basain muna natin. Ayan, tubig. Lagyan lang natin ng sabon. So, pwede naman to siya baliktarin natin kaagad, guys. Ang problema lang, pag binaliktan natin to kaagad, sobrang maalikabok po. Kaya mas maganda, ibababad na lang natin siya sa tubig bago natin baliktarin. So, ayan, guys, nalabhan na natin. So, sa paglalaba, guys, sinisigurado ko lang siya na dalawang beses ko siya sabunan, kasi yun nga, may pusa tayo. Minsan pag may yung mabakyum natin, may wiwi ng pusa, may minsan may pupo ng pusa, pero iniiwasan naman natin yun para hindi mangamoy yung ano natin. Ang problema kasi pag masinghot na mahigop natin yung ng wiwi ng pusa at saka yung pupo ng pusa, tendency mangangamoy yung ano natin, blower natin. Kasi anyway, guys, ito pala yung vacuum cleaner na to. Hindi lang siya vacuum, blower din siya, guys. Guys, nalabhan na natin, tapos napatulo na natin konti. So, babaliktarin na lang natin. Baliktarin natin. So, ito yung pinaka harap niya. Ito may plastic. Saan yung butas? Ito yung butas, guys, na tatakpan ito. Ayan, tutupilan natin ng ganyan. Okay, ganyan. So, balik lang natin to. Ito yung pinaka saraha lock niya. Hindi naman kailangan, guys, na tuyong-tuyo yung ano natin, yung filter natin. Pero syempre ako kasi ayaw ko rin na kahit wet and dry yung vacuum na to, guys, hanggat maaari di ko talaga siya ginagamit sa basa. Kasi alam naman natin pag bakal tapos mababasa, mas madali po talaga yung ng build up ng kalawang. So, iniiwasan ko po talaga na gamitin siya sa basa. So, ito, guys, itong nakikita nyo parang guhit na yan. Yan yung parang lock niya nito sa dito sa parang may goma na to, guys. So, ipapasok lang natin siya ng ganyan. So, ganyan. Papasok lang natin. Tapos, ayan. Lapat lang. So, natin siya sa gilid. Nakaganyan. Para mapagpasok nitong natin. Kasya siya kagad. Ayan. Ito yung vacuum, guys. Ito yung blower. Kasi dyan lalabas yung hangin. So, ayan. Oh, natanggal. So, ayan lang. Pagbalik, i-hook mo lang siya dyan. Didiin. Ang lambot lang yan, guys. So, ayan. Tapos na rin. So, subukan natin siya, guys, kung gaano kalakas yung vacuum power niya.
Ayan guys, bali nakasaksak na yan guys. On lang natin. Yan yung vacuum nyo. Ganon siya kalakas. So, kabit natin yung ano niya. Hose niya para makita niya. Anyway pala guys, minsan pag nagbara siya, dito lang kadalasan nagbabara. So makikita natin yan, minsan may napasokan ng ballpen dyan, hindi talaga siya papasok dun sa loob pag ballpen. Pag mahaba kasi may pabaluktot siya dyan eh. Kaya dyan, pag magbara, sa tingin nyo parang humina yung ano niya, humina yung vacuum power niya, dyan lang yan, madalas nagbabara. So ayan. Kaya subukan natin. Ito yung ano nga guys. Ano? Ayan. Pasok siya dun. So, pag ano naman, sa blower naman, pag lilinis tayo ng computer, ng aircon, minsan nagagamit natin yung blower guys na napakalaking tulong. Lalo na sa mga laptop, sa desktop, mga ganong bagay. Madali, magandang gamitin tong blower na to. Malakas. Ayan o. Oh. Yeah. Itong ano, sito na 1 liter guys. Try natin kung matutumba sa kung gaano pala. Ayan o. Ganon siya kalakas. So ano pala guys, itong ano na to, itong brand na to, nakalagay lang Japan quality, pero di siya sinasabi na model, ano, talagang made in Japan. Pero sinerge ko sa internet, ang KYK is galing sa Taiwan po. So yun lang ano niya. So sa quality ng ano niya, tsaka sa price niya guys, sobrang mura po talaga siya. Wala akong nakitang mga vacuum na ganito ka ganda yung quality, tapos yung price niya ganun lang, nasa 3,000 lang. So sa price na to, sobrang tipid na po talaga. Sa isipin niyo na lang, 2 taon ko na mahigit siya nagamit, hanggang ngayon walang pagbabago guys. Yung lakas niya ganun pa rin, yung itong bakal na to, wala pa rin, hindi pa rin kinakalawang. So sobrang sulit yung pera natin dito guys sa KYK na brand na to na vacuum. Tapos wet and dry pa siya. So paggamitin pala natin siya guys, anyway, paggamitin natin siya ng basa, so kaya niyang mag-imbak dito ng 15 liters na tubig dito sa ano niya, lagayan niya ng ano, ng dumi. So tapos itong ano niya, hose niya, nasa 5 meters siya. 5 feet. So isipin nyo na lang, 5 perasong ruler, ganun siya kahaba. O, 5 ruler daw. Yung hose niya, di pa ata ito kasama tong dulo na nandito. So, mahaba din siya guys, tutusin. Yung ano niya, yan, yung hose niya. Tapos may extension pa tayo na ganyan din kahaba. So, sobrang sulit siya sa, parang complete package nga siya na vacuum guys eh. Kasi nakalagay naman doon na pang heavy duty talaga siya. So, ayan, may gulong, yun yung gusto ko sa kanya, may gulong. Tapos paglilikpitin pala natin ito, tanggo patanggal. Tapos pag di na natin siya gamitin guys, pag itatago na natin siya, napakaganda ng ano niya. Igaganyan lang natin, ako ginaganyan ko lang para umikot yung ano, wire niya, pupulupot sa kanya. Ngayon yung pinaka maganda dito sa kanya, yung gulong. Yun ang ano ko. Yung iba kasi walang gulong guys, mahirap din yun na. Tapos, itong ano na to, itong sana to ilalagay lang natin dito sa gilid. Meron to talaga siyang slot dyan para lagayan sa kanya. Ayan, lagayan. So
Tapos itong hose. Kutin lang natin ng dalawang bises. Tapos ipagtagpo natin yung dalawang dulo. Sasabit lang natin siya dito. Ha? Ayan na. Ganyan na siya. Pwede mo na siyang ilagay sa likod ng pintuan. Ako, sa likod ko ng pintuan niya nakalagay. Tapos may hawakan pa siya. Please subscribe to my channel, MundoKo Vlogs. Thanks for watching.